Ito na nga ang narinig ko, may mga supplier na hindi naningin. Ng reservation. Oh. Ng down payment. Yeah. Ang itinuturo si Alden Richards. Ay, oo, Nay. Oh. Nalilink na yun si Katriona Gray kay Alden Richards. Ang awan na lang lahat. Parang sandali na nanahimik po. Meron daw isang singer, oh, actress, na aamin, oh, one of these days, na siya ay... Ay, ano? Hello mga kambing! Ito po ang iyong mga aling... Ito po si Mamaldo! Ito po si Jota po! At ito naman po si Papa O at si mga CPS. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihilig sa amin! Ay! Ichika mo na! Galing! Ay, Nay! Ito na! Oh. Tinatanong na naman nila ngayon, bakit naman daw wala na tayong masyadong comment? Saan? Dun sa isyong hiwalay na si Katriona Gray at si Samuel V. So, pag nag-comment ba tayo, magbabalikan sila? Umalay mo! Sige, mag-comment ako. Nag-comment ka. Mag-comment ako, mag-comment. Gusto kong magkabalikan si Sam at si Katriona. Hindi. Alam mo, syempre, no? Hinabo lang naman natin yun sa voiceover nung nakaraang video, hindi pa? Kasi nga, nung lumabas yung statement ng Cornerstone patungkol doon sa kasalukuyang kalagayan nung Sam at Katriona, na somehow, inamin nilang may problema din pala yung dalawa. O, napaka-normal yan sa isang relasyon. Ano? Pero syempre, ang gustong mangyari ng Cornerstone ay ibigay natin yung kaukulang respeto kung gusto man nilang maging privado. Yung pag-handle nila kung paano ma-resolve yung issue between Katriona and Sam. Diba? Siyempre, no, nalungkot ang mga tao. Totoo yan, ha? Kahit nga naman ako, nalungkot ako dyan. Kasi nga, bagay sila eh. Sa Miss Universe yan, ano? Yes. Hello naman, Diyos ko po. Oo. Tapos biglang ito na nga nangyari, di ba? Siyempre, isa pang mga nalungkot siya, yung mga supplier. Ay, mga wedding vendors, oo, yung mga suppliers. Oo, alam mo yan, Loy, dahil ikaw ay isa ring supplier. Ay, oo nga. Oo. Eh, hindi maiwasan, may mga pagkakataon. Very rare naman na yung ma-experience na may mga magka-cancel kasi it's either mapopostpone o kaya hindi na talaga natutuloy yung kasal. Eh, paano yung mga malo? Eh, pag ganun, eh, di forfeited yung mga dinang payment nila. Ah. Iba-iba yung nasa, ano, kontrata ng mga suppliers na, eh. Oo. Mm-hmm. May iba sinasabi na pag postponement, kailangan within 6 months after nung date ng original na date. Oo. Pag cancellation, yung iba, wala nang nare-refund. O ba, non-refundable. O kaya, pag nag-cancel ka, within this period of time, dun non-refundable. Pero pag beyond, before that, may mga iba nagbibigay ng refund. So, iba-ibang kontrata na yun. Oo. Ito na nga ang narinig ko. May mga supplier na hindi naningin. Nang reservation. Oh. Nang down payment. Kasi, alam nila, sure ball na. Yung kasal. Kasal sa Australia. At meron ding reception dito sa Pinas. So, yun ay meeting na nila. Inayos na nila. Kino-ordinate na yung mga suppliers. Diba? Pero ayun nga ang nangyari. Talagang hindi maiwasan, no? Ang hirap lang kasi yun, Night. Parang siyempre, ano rin yun eh. Safety measure din yan para sa mga suppliers kaya nagingin ng down payment. Kasi pag ganyan nga na, paano kung hindi matutuloy or kayo magpo-postpone kayo, hindi na kami tumanggap ng iba pang kasal on that date. Oo. Eh, pero siyempre, hindi rin naman nila ini-expect yun. Sila mismo na surprise, hindi pa. Siguro, ngayong sinasabi ng Cornerstone na nire-resolve yung issue sa pagitan ni Katriona at ni Sam, eh baka naman maayos yan. Diba? At matuloy din naman ang kasal. Baka naman humihingi lang na extension o ng palugit ang pagkakataon. At ito'y matutuloy din. Hindi natin alam, no? Ang narinig ko naman na isa-isang wedding supplier, ang pagkaalam daw niya, postpone. Hindi cancel. Hindi cancel. Ah, yun naman pala, may chance pa. Oo nga. Ayan. Let's hope and pray na matuloy nga ang kasal, no? At saka,
nakakaloka. Mm. Oo, hinahanapan din nila ng dahilan kung ano ang cause ng split up. Mm. Oo. Bakit nga ba? Ano tapos, ang itinuturo si Alden Richards. Ay, oo, Nay. Oh. Nalilink ngayon si Catriona Gray kay ano, Alden Richards. Kasi nagkaroon lang silang endorsement shoot para doon sa produkto ni endorse nila. Tapos ngayon sinasabi na ang dahilan doon ang hiwalayang Samuel B. at saka Catriona Gray, etong si Alden Richards. Ay, nako. Alam mo, si Alden na rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Oh. Oo. Dito, umatin ako sa second anniversary ng Bingo Plus. Mm. Oo. Sa Grand Hyatt sa BGC. Oo. Oh. Kung saan nandun si Piolo Pascual. Mm. Ayan, oo. Si Vice Ganda. Oo. Oh. Si Alden Richards ang dyan din. Oo. Oo. Yung mga bigating artista. Oo. Oh. Abay, andun din ako bilang bisita. Eh, nakita ko si Alden. Kabirthday ko yan eh. Oo. 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 Kinausap ko ngayon si Alden. Sabi ko sa kanya, ano ba itong kumakalat na ito? Oo. Eh, bayayaan natin si Alden magsalita. Oo. Eto. So, kasalanan mo, Alden? Wala pong kinalaman sa mga balitang iyan. Oo. So, hindi ikaw ang third party? Wala po akong, hindi po ako nakikiapid. Never ko pong ginawa yan sa buong buhay ko. Oo. Yung initial reaction mo nung malaman mong, bakit ka nadamay? Parang ako na lang lahat. Parang sandali lang nanahimik po. Pero hindi, yan lang po. I mean, just to clarify and to clear the air, wala po akong kinalaman. Anything that happens between the lives of the people that are parang connected romantically in showbiz that are good friends of mine, wala po akong kinalaman doon. Promise po, mamatay na po ako. Pero sana din po, at the end of the day, lahat man ng gusot na meron po between partners, maayos po eventually. Kasi, you know, ang sagot naman po minsan talaga ay pag-ibig sa lahat ng mga misunderstandings. Ayun! Oh, diba? So, Diyos ko, meron pang parang imbis na cross my heart, mamatay man ako. Ay, may ganyan. Makakaloka si Alden talaga. Oh. Hindi, para lang i-stress niya yung point niya. Na wala akong kinalaman dyan. I-prove niya. Oh, diba? Pero syempre, siya rin ay nalulungkot sa nangyari. Oh, kaya naman, sabi ni Alden, magkaayos din. Oh. Mali naman natin, hindi pa. Pero may iba ako dito, OG. Uh-oh. Yung kay Paolo Abellino at saka kay Jeanine Gutierrez, wala na talagang pag-asa yun? Oo. Yun. Oo. Ang nabalitaan ko. Oo. Nabalitaan ko lang naman ito. Oo. Parang malabo pa sa ngayon, ano? Kasi ang nalaman ko lang from a source, na very close sa kanila. Hindi ko maalam kung sure ito. Pwede rin naman itong linawin ni Janine at ni Paolo. Okay. Oo. Tinanong ko, sabi ko, anong dahilan? Ba't nag-split yung dalawa? Ang sabi sa akin, si Janine daw, nakausap si Paolo. Parang ang pahiwatig ng mga salita ni Janine ay, ano ng plano natin? Diba, naging sila, nag-split sila, nagkabalikan ulit. Kaya doon sa kanilang pagbabalikan, naitanong, ano na ba ang plano? Naku, diba na yung minsan, ano yan, sa ibang lalaki, yan yung pinaka-dreaded nila na question. Pag tinanong na sila ng babae na, kung ano lang bang plano mo sa akin? Anong plano natin? Diba, parang natatakot sila sa tanong na yan. Kasi naman, maintindihan naman natin yung mga ganyang sitwasyon. Lalo na kung may kanya-kanya silang career. Ito kasing kay Paolo at kay Janine. Sa pagkakatanong ni Janine kay Paolo kung anong plano, may plano naman. Teka, Nay, ito bang plano na to? Ang ibig sabihin nito, kasal, pamilya, ganawan? So, ano daw plano ni Paolo? Kailan daw? Ayun na nga. Yung plano na yon ay magkakaroon ng katuparan. Sabi daw ni Paolo, ha? Pag nakagraduate na daw si Aki, ang kanyang anak. High school o college? Parang ang dating kay Janine daw ay college. Eh, ilang taon na ba yung anak ni Paolo? 13. Magpo-14 siya sa June. So, mga 6 years pa? Oo. Dapat marunong maghintay si Janine kung talagang mahal niya si Paolo. Dahil kung maiinip si Janine and willing to wait. Alam mo yan. Patagal ko ng crush yan. Patagal ko ng hinihintay yan.
Tapunan ka na ba ng leg? Mainit yan. Mainit naman yung kochi. Mga binabalitan namin dito, hinaharang mo lang ng mga ganyang kusun mo. Hindi. Malay nyo naman, Tito Oji, wala namang imposible. Diyan lang mangyayari imposible talaga. Nakakaloka naman yun. Ang taga-taga din yung hintayan ng 6 years, ha? Diba? Kung gusto mo nang magpamilya, di ba? At saka paano pag hindi nakatapos? Kaya usapan pag nakagraduate. Paano? Ayun lang. Malaki talaga ang chance ko dyan. Ha? Ayun. Just may passport talaga yung sarili. Ay, paano yun, Knight? So, doon nagkatapos. Dahil hindi na makakapaghintay si Janine, kaya naghiwalay na sila. Oo, aba, meron daw tinatawag na body revenge. Ay! Oo, kaya kung makikita nyo yung mga posts ngayon ni Janine sa kanyang Instagram account, oo, body revenge daw yung tawag to. Naghihiganti siya sa pamamagitan ng pump. Oh, diba? Nakita mo yung ano? Oo, apaka-sexy. Oo. Parang sinasabi niya gano'n, ito yung sinayang mo. Gano'n! Pero linawin natin, hindi mo talaga kamukha si Janine. Ay, yung sinabi lang naman, ito yung sinayang. Grabe, hindi ko naman po sinabi kamukha ko. Baka naman yung mga fans ibas ako. Oo. Pero hindi ka mamaloy, si Catherine Bernardo, nung mag-break up din, meron din siyang pag-anong. Sexy. Ganun yata talaga mga babae, no? Talaga naghihiganti sila sa pamamagitan ng pagpapaganda lalo. Bakit kaya si Josa, nung naghiwalay sila ni Puerto Bumbong, na walang ganun? Walang pag-ganun. Ito may, sinayang mo. May pag-ganyan ako sa Highland Valley. Oh. Pag-ganyan ako yung sinayang ninyo. Parang makita yun ni Paolo Abilino. Ah, ayun. Sexy ko dyan. Ano ba, sinayang? Oh, ako yung sinaing niyo. Pwede rin ko yung sinain na bawal iwanan dahil magagalit ang nanay nyo. Oh, anyway, naku. Buti pa itong isnurin, ano? Oo, Diyos ko, hanggang ngayon kinakikiligan yan ng mga netizen. Aminin nyo, kung nanonood kayo ng Can't Buy Me Love, Diyos ko, nakakaloka talaga. Pag nag-away na, nagharutan na itong si Maris Racal at si Anthony Jennings. Talagang kinikinig ang mga fans. Si Snoop at saka si Irene. Okay, Snoop rin. Oh. Saka Tito Oji, ang balita ko, talong-talo na daw ang Don Bell. Ha? Ay, hindi po kami nagsabi niyan. Abangan natin yung Don Bell fans. Ano ang comment nila dyan sa remark ni Josa Popo? Nabasa ko lang naman sa net. Alam niyo naman, hindi ko magbasa ng mga comment. Kahit naman dito, hindi ko magbasa ng mga comment. Hindi naman yung nabasa ko na parang tatabunan sila. Alam mo, wala kang bayag. Pero ano yung umuha mo sa'yo? Ha? Nakakaloka. So anyway, alam mo, magkaiba naman yung plot kasi. Yung main plot ay Don Bell. Sub plot ang Snorin. Kaya lang nga, di ba, dumarami yung mga kinikilig at na haharutan at nahihiwagaan at kinikilite ng tambalang Snorin. Oh. Hindi natin maalis yung ganyan. Ano? Tingnan mo naman, dinadamihan niyang eksena. Oo. Ako nga na, hindi ako nanonood niyan, hindi ako sumusubaybay dyan kasi nga wala masyadong time. Pero pag may mga lumalabas minsan sa feed ko na eksena, ang lakas ng chemistry. Kahit hindi ko alam yung backstory, kinikilig ako doon sa mga usapan nila. Diba? Oo. Ay, kaso nga lang, teka lang, Nay. May nakita akong tweet ni Maris. Bakit naman magpapakita ng tweet? Gaga! Tweet! 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 Ex na nga ngayon eh, di ba? Pasensya na, alas 3 na po. 3:21. Alam po, tweet! Kala ko kapasensya na din. Hindi, tweet! Meron siyang pinost dun sa ex, di ba? Ex account niya. Sorry po, Tito Hodge. Yoklak na nga. Alam mo, actually, effect yun, kaka-jutot si May mo eh. Kaya, quit ang dinig niya eh. Anyway. Ayun nga, Nay, kasi parang nagbulantang yung mga fans kasi ito yung sabi ni Marisol. Basa. That's it for Snorin. Salamat sa pagmamahal. Ano yung ibig sabihin nun, Nay? Tapos na yung love team nila? Baka nagreka mga bida, kaya tinanggal na. Aga, ay talaga, masyadong advance yan ha. Alas 3 na. Anyway, hindi. Oy, yung totoo,
hindi po binawasan bagkus ay tuloy-tuloy po ang kwento ng Snorin sa Can't Buy Me Love. Oo. Kasi dinim ko nga si Anthony Jennings. Oo. Kasi tinanong ko rin siya. Sabi ko sa kanya kung dissolved na ba yung love team nila ni Marisa, Can't Buy Me Love. Sabi ni Anthony, hindi po, ha 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 ha. Ongoing po kami sa shooting ng eksena. Itong pagkakausap ko sa kanya, sabi ko kasi nag-tweet si Maris na parang end na ang Snorin. Sabi ko, ha, wala po yan, ewan ko ba doon, baka nang trip lang yan. Siguro tinitest lang ni Maris o ni Irene yung mga netizen kung mamimiss sila kung sakali na mawala yung kanilang tambalan doon. Yun. Kaya yung mga fans, diba? Ayan, no? Sunod-sunod yung mga lungkot nila. Akala nila mawawala. Ayan po, ha? Si Anthony na ang kausap ko. Oo. Ayan. So, malinaw yan. Okay? Ako rin mismo, hindi ako nakakapanood ng Can't Buy Me Love, pero ang dami nagpo-post ng kanilang mga eksena. Yung mga pakit nila, yung mga harutan nila, yung mga away-bati nila, hindi ba? Pati Netflix account doon sa X o yung dating Twitter, ay pinupost din yung mga eksena nila. Na nire-retweet ni Maris. Ibig sabihin, yung mga tauhan doon sa Netflix ay sinusundan din ang kanilang tambalan. Oo. O, diba? Ibig sabihin, ano, patok, diba? Inakagat ng mga audience. Oo. Wow. Eh, dahil patok na yung sa mga audience, anong hula mo? Magkakaroon kaya sila ng sarili nilang project? Ako, feeling ko, oo. Magkakaroon sila ng sariling project. Wow. Sana teleserye din, ano. Oh. Diba? Since wala na rin lang naman na ating pinag-uusapan. Hi! Parang nababanaagan ko, ano? Ayan, o. May vision? Oo. May vision ka na eh? Meron daw isang singer, oh, actress, na aamin, oh, one of these days, na siya ay... Buntis. Ha? Ala, nadudulong si Joseph. Ikaw ba yun? Kaya nagbuntis ang bakla. Kakaloka ka. Ayun. Akala ko ako minasipa eh. Tae yan. Yeah. Tama. So anyway, ayan o. Ayan, sandali. Buntis siya. Sa pangalawa niyang anak. Ah! Uy, di ang saya. Yes. Oo. Sino tatay? Ay, hindi ako. Ha? Lima na anak ko, ano ba? Eto ko na, eto ko. Ito. Bakit naman tatay? Pwede naman yung kung sino na nagbubuntis. Hindi, basta non-showbiz ito. Pero kilala na rin ng mga tao. Kasi nga laging nasa social media rin ito eh. Yung tatay? Oo. Oh. Tapos sila lagi, pati yung anak nila. Ah. Oo. So, one of these days talaga, ayun, mapapadeclare itong singer na ito na... baka magpahinga muna siya or magpatuloy pa rin sa kanyang trabaho since kaya naman niya ang pagbubuntis niya. Pero excited siya sa kanilang second baby. That's good news. Yes. Ano pa? Meron pa ba? Ano pa nakikita mo? Parang gusto ko umuto. Ay! Naku, aya! Hindi namin nakita yan, ha? Nakitilig ito, oya, ang hula. Hindi. Oo, yan. Anong nangyari? Ay, ano ka ba? Ay, nagkaroon ka ng vision. Oh. Na may isang bakla, nabuntis. Uy! Hindi bakla, singer daw. Ay, sorry. Singer, nabuntis. Oh. Oh. Yan ba sinabi ko? Oo. Sabi mo, second baby. Oo. Oh. May show isang ama. Oo. O ano pa? Ano pa nakita mo? Kayo nakarinig eh. Oh. Wala ako sa ano eh. Ulirat. Ha? Talaga ba? Hirap naman yan. Ano ba? May sinabi bang clue?
Wala nga eh. Nagising ka na agad eh. Dapat tinapos mo muna. Ha? Ayan na yung clue. Ayan na. Yan? Ganyan? Yan yung clue? Ha? Clue. Ay! Ang galing umakinit ko. Oh, wait. Fresh from Biko. What's the clue? Okay, ang clue. Oh. Nagsisimula. Oh. Ang kanyang pangalan o ang initials niya ay ikaw o ako. Parang gano'n. Ikaw o ako. Ganun, parang gano'n kung bigkasin. Ikaw o ako? Ikaw o ako. Yan, parang gano'n bigkasin yung kanyang initials. Ikaw ba? Ako? Ikaw parang gano'n ang sounds like. Huh? Ah. Wala pa mas madaling clue. Clue pa. Clue pa, nahihirapan kami. Clue. Ako'y nahihirapan kinakay. Asan na ba ako? Ayun na, nagbigay ka na ng clue. Ayun. Kung alam ang pinagagawa ko, ano ba? Ikaw ba o ako? Sabi mo. Parang ganun ang clue. Ang hirap. So, yun na yung clue. Sounds like yung initial niya, ikaw at ako. Ah. Yan ba nasabi ko? Oo. Oh. Ikaw at ako. Oo. Parang winner siya, winner. Ha? Winner. Oh. Winner. Oh. Winner. Oh. Win. And with that, mga kaibigan, ito tayo. Ito sa harap. Ayan, oh. Ah. Natatakot ba nangyayari? Ayan ako, sino kaya ano? Sino kaya yung aamin? Sino kaya? Na singer, na buntis siya. Ay, wala naman masamang aminit kasi happy siya. Oo, second happy meeting siya. Pero hintayin natin siyang mag-announce. Yes. O huwag tayo magmahadera. O, yun sa haba ng pinag-usapan natin, hindi pa pagmamahadera yung inuha ninyo. Natatagal. Gagat, hindi ko lang binanggit ang pangalan. Basta hula lang naman yun, pwede namang hindi totoo yung hula. Ang mga netizen mismo ang nakaisip na tawaging tahan ang pinakamalungkot ang noontime show ng Tape Inc. at GMA 7. Pagkatapos ng balitang tinapos na last Saturday, ang tahan ng pinakamasaya, sina Isko Moreno at Paolo Contis ay indirectly nagpaalam at taus-pusong nagpasalamat sa kanilang audience. Nabuhay muli ang isyung lumalaki na ang expenses ng Tape Inc. at kinakailangang ihinto ang show bago pa daw lumobo ang utang na 800 million pesos sa GMA Network bilang ang Tape ay block timer o bumili ng airtime sa GMA since 1979 pa nung panahon ng Itbulaga. Lumutang din ang ugong na from GTV ay baka malipat na sa GMA ang It's Showtime since madalas nang mag-collab ang ABS-CBN Studios at GMA Network. Hindi pa ho yan confirmed ha? Samantala, maglalabas daw ng joint statement ang GMA at Tape Inc. bukas, Monday. Pero pansamantala, ay puro replays muna ang mapapanood. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood dyan na hindi pa namin subscribers. Subscribe now! Napakadali lang po. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode, mayroon kayong komento sa lahat ng aming chika. Pag-comment nyo po yung Maloy, click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-indig niya kayong una-una manonotify, mayroon kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sa manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. Mamaloy. Nako, nandiyan na po. Nakapost yung vlog ko nung amin pong pagpasyal sa Highland Valley Resort sa good friend namin from Korea na si Jenny. Diba na? Si Jenny ay nandito na po at ayun po, ngayon makakasama naman namin siya sa Boracay. Yay! Thank you very much muna po kay Tita Geng of Highland Valley Resort, of course, the Valley of the North, kung nasaan po ang pinakamasarap na Spanish bread. Ay, tama-tama ito siya. Oh. Yes! Highland Valley, napakasarap ng Spanish bread. Diba? Wow. Ang gusto ni Jenny! Yes! Gusto ni Jenny! Sobrang sarap.
Sobrang riot po nung aming pumakasyon dyan sa Highland Valley Resort. Dahil bukod sa na-in-love siya dun sa place na yun. Napakasarap ng pagkain, napakaganda ng tanawin, napaka-accommodating pa ng mga staff. Correct. Oo. Thank you very much, Highland Valley. Thank you so much. Kate again. We love you. Yes. At syempre pa, Jocelyn. Mm. At syempre, babukod pa po sa aking mga good vibes na kwento. Ay, ipapasyal ko din po kayo sa Korea, sa USA, at sa Highland Valley. Ayan. And thank you po kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes, Dental Clinic for our gorgeous smile. At syempre, yung aming skin ni Mama Loy. NV Skin Beauty and Wellness. Ayan. Yes. Malapit lang sa ABS-CBN yan. Ayan. Diba, oh? Light lang makeup ko, oh. Grabe. Ang ganda na po lang. Aray! Ay, bakit? Ganun ka sensitive. Envy yan, ano? Diba? At saka syempre, belated happy birthday sa ating kaibigan. Yes! Talagang ano siya, skincare and wellness expert. Yes! Si Angelo Dominguez. Yes! Happy birthday! Na busy-busy nung kaarawan niya, si Attorney Reggie Tomon. Yes! Diba? Nakakatuwa rin kasi meron tayong mga ka-updates na siyempre marami naman naniniwala pag sinabi mo maganda, di ba? Ay, ang dami na nagpupunta doon. Nagpupunta. Oh, kung anong ginawa niyo kay Ochi, ginagawin niyo sa akin. Oh. Thank you po! Diba? Ayan, wala na yung discoloration ko. Oh. Diba? Tapos, nakakabawas din pala ng wrinkles yung ano. True! Yung, ako din. Ang galing. Hindi ito ko bumababaw. Ang galing. Oh, diba? Yung mga scars and everything. Oh, diba? Bongga! Winner! Winner! Punta kayo dyan. Ayan o, oh, ayan o, oh, dyan yan sa ibig. Yes. Meron silang Facebook at IG. Ayan ha. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Jake Ejercito. Oo, ayan. Yung kanyang pinagdaanan na siya mismo pinasisigaw ng ERA resign. Gusto mo yun? Nakakaloka. Tatay niya yun, di ba? Nakakaloka. Ayan po, sa Odides Inspires na nasa I1TFC na rin po. At syempre pa, ang mga vlogs po, ang YouTube channel po ng aking mag-iina, si Mami Soul, si Erin Diaz, at si Miracle. Yes. Ayan. At syempre, maraming salamat sa ano, pasabog na buko pie o buko ube pie ng Nono. Nono's Bakery dyan sa Sorsogon, nakakaloka, apakasarap. Ang dami palang artistang yan ang hinahanap pag nagpupunta na Sorsogon. Masarap. Oh, oo. Sana naman nakarating dito. Eh, kasi naman wala ka eh. Ayan. Na-distribute na. Ayun. Ayan. Maraming salamat, Nono. Yes. Ayan. Thank you, ha. At syempre pa, ito pa rin po ang lingkod, Papa O, si Noji Pia. May lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umago, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Kitsi ka mo na! Dali! Ba't naman ganyan yung hair mo, Jonah? Ganyan yung pabangs mo. Nilagay ko na ng corona dito ko. Hindi, pakita mo sa kanila yung pasa mo sa noo, kaya na tinatakpan mo lang siya ng bumps, kunwari. Bakit may kapasa? Diyos ko. Oh, sabihin mo na sa kanila, etos-etos ka pa na pinabumps-bumps mo. Sige, ikubli mo nga yung bukol, sige nga. Nag-ganoon ng ano, ng boyfriend ko. Boyfriend! Alam mo, ito, may bukol siya. Pero mas malaki yung bukol, yung pasa ng lalaki. Ito. Diyos ko, ano ba yun? Kahoy? Kamagong ba yun? Sabi niya. Nakakasta yata ngayon yun. Oo, ayun, naka-plaster cast. Ayun na nga siya. Sabi na cement pa nga. Ito, oh, ginagano siya ngayon. Grabe, ang tigas ng ulo ng Diyosa. At least naman, tinan mo na, natakpan yung bukol niya. No? Hindi na halata. Ito, Oji, kayo naman malalaman tuloy sa Dalagan-dalagan na yung pagkakasa amin mo. Akala ko hindi ako sinasakta ng boyfriend. Akala ko na untog din sa lutuan ng puto bumbong. Ayun na siya sabi ko eh. Nakakaloka eh. Naku, Diyos ko. Ay! Huwag yan!